Heyo guys, what's up? Erin here, and this is my second video for the Sandbox Metaverse. Okay, so sinishare ko siya dahil lang season 3 po is kaka-start lang. August 24, nag-live ang season 3, and ito po ay magla-last yung duration niya. It's good for 10 weeks. So right now, as you can see, meron pang 66 days na natitira para gawin natin yung mga quest and yung mga puzzles or yung laro ng The Sandbox. In that 66 days, i-release pa isa-isa yung mga iba't ibang adventures, iba't ibang experience from different brands and partners ng The Sandbox. So, pakita muna natin yung mga bagay-bagay for Season 3. Alright? Ito po ay open to all. Anyone na makakapaglaro sa desktop, okay, so PC lang po siya ngayon, wala pa siyang mobile, can play The Sandbox. You just need to download the client. But first, you have to register. Kailangan mo ng The Sandbox account. And libre lang po yan pag sign up dyan. May link po tayo sa baba. Pag-click nyo po yon and then nag-sign up kayo, and then you need to KYC, so know your customer. Required po ang KYC dahil yun po yung kanilang prerequisite para hindi mabot, alright? I mean, walang mga bots na makapasok sa game, and talagang totoong tao lang yung maglalaro nung Alpha Season 3 ng Sandbox. So, ano ako dun? Dahil may mga games na alam naman natin, lalo na yung mga play-to-earn games, nabobot yan, kaya hindi maganda yung economics ng token. But this time, nakokontrol yan ng Sandbox dahil nadedetect nila kaagad kung sino yung bots, and especially ito nga, isang magandang feature ng isang play to earn yung pagkakaroon ng KYC para sure bull sila na tao talaga yung naglalaro ng game. Okay? So, yun lang. Register, sign up, and then KYC kayo. And by doing KYC, you will be able to claim the rewards pagkatapos ng Season 3. So, after 66 days, mag-on na yung claim button kung manalo man kayo. And yon, papasok na sa account nyo yung napanalunan yung tokens. Alright? So, meron tayong total na 95 experiences from different partners and different brands. Okay? So, yung mga brands na yan, makikita nyo yan pag nilaro nyo na yung Sandbox. But some of them, familiar naman siguro kayo kay Snoop Dogg, kay sa Smurfs, di ba? Merong land doon ng Smurfs, Gucci, Pororo, yan, si Deadmau5, DJ yan, and many more, Walking Dead, Warner Music Group, okay, Bored Ape Yacht Club, Atari, yan yung isa sa mga major brands na makikita nyo dito sa map, sa mga experiences, once nag-start na silang mag-live ng kanilang quest. Okay, so far, since nag-start lang tayo nung the 24th, may tatlo pa lang na nag-o-open. Okay, Steve Aoki, and then itong Avenged Sevenfold City, tsaka yung Alpha Lobby. Okay, so, we still have plenty of time para laruin. So, paano nga ba yung gameplay? Meron tayong 95,000 plus na experience, diba? So, ang gameplay niya is, bawat experience, mag-earn ka ng EP. Ito yon, Ethos Points. So, pag nagkaroon ka ng Ethos Points, okay, dito, punta tayo sa rewards, okay, sa Ethos Points, merong ma-earn ka na tickets. Ito yung isa sa mga earning potential na pwede mo mapanalunan. Or ito yung isa sa mga benefits kapag nilaro mo siya. Yung tickets na yan, gagamitin yan para raffle for the Alpha Pass. Okay, so yung Alpha Pass, pag meron ka nun, makukuha mo yung rewards. So yung rewards na meron sa pagkakaroon ng Alpha Pass is 500 sands. Oh, as you can see here, 500 sands yung pwede mo panalunan. May NFT ka na, may 500 sand ka pa. Diba? 500 sand. So yung sand pala, that is the token used by the Sandbox. Right now, down ng market, lahat kulay pula, and makikita mo ang Sandbox is just playing around 54 pesos per sand. Before,
umaluya, tignan mo yung model ng ano nila. In last year, ang highest amount niya is way back November 2021. Ayan siya, oh, nasa 300 pesos. No, pumalo, tapos bumababa kasi nga, bear market ngayon, bumababa talaga mga value ng token. So, ayan, 50 pesos siya. Last week yata, 70, parang ganun, 60. Ayan. April, nasa 170 siya last April, tapos noong May, bumababa na. Okay? So, maganda is, mababa siya ngayon. If gusto mong bumili ng ibang assets like yung mga NFTs, mas okay kasi mura. Alright? Going back. Ito yung mga gagawin mo para mag-earn ka. Matapos mo yung mga quest and also meron tayong tinatawag na ito bago to eh. Nung season 1 and season 2, walang ganito. Leaderboard. Okay? So, meron silang total rewards na 1.5 million sand na i-distribute dun sa mga nagtatop sa leaderboard. So, paano ba nangyayari yun? For example, meron tayo dito quest. Okay? So, sabi sa quest na to, ito, pakita ko yung 8 quest. 1 EP. Okay, 1 EP yung quest na yan. So, hindi ko pa siya nako-complete. Eh, parang tinambay ko siya. Sabi dito, inspect all board ape NFTs in the Alpha Lobby. So, gagawin mo, simple lang, check mo lang yan. Sa isa, yung mga unggoy dyan. Ito, ayan, board ape yan. Pag nireed mo, ayan o, natatagdagan, 6 over 10. Punta pa tayo, bilisan natin. Ayan. Yun. Okay, so na-complete ko yung quest, di ba? Yung ethos points ko is now 5. Alright, so 5 na yan dito. Pag na-refresh natin yan, 5 na siya. And then, ayun, no? So, makikita mo yung iyong e-points, yung progression mo sa play level natin. Medyo mabagal tayo doon, kaya ayun yung nakuha natin na ano. 5 na. So, pag nag-20 yan, may 30 tickets ako na ma-earn. And meron pa ako ditong tickets kasi meron akong Alpha Pass Season 2. O, automatic 210 na yung madadagdag sa ticket mo. And also, may previously meron silang quest nung hindi pa nag-start yung Season 3. Yung belonging week, nilaro ko rin yan. So, ayun, may 150 ako na free ticket. And then, meron silang feedback form from Season 2. Sagutan mo lang yon. And then, you get 30 tickets. So, every day, may bagong nire-release na info sa The Sandbox. Check mo lang yung Twitter or yung Discord channel nila. Makikita mo doon yung mga updates. Okay? So, right now, may mga nagla-live na bagong eto, third day. Diba? Ito yung mga bagong release na quest. So, lalaroin mo lang siya. You'll earn EPs and then the fastest you complete each quest, yan, na magra-ranking ka dito sa leaderboard. And ang maganda pa dito, may guaranteed sand rewards yan kapag nag-rank ka up to the 10,000 rank. So, as you can see, right now, ang aking ang aking points is just 5 EPs, kaya, or hindi pa to na-update, nasa 56,000 yung rank ko, diba? Kasi ang bagal ko eh. Ayan. Yan pa lang yung aking rewards. Alright? So, yan po yung inyong pwedeng makuhang rewards sa leaderboards. And other rewards, guaranteed rewards naman tayo. Ito po yung pagkakaroon nyo ng, let's say for example, meron kang land. Owner ka ng Sandbox land. Nakikita mo yan sa OpenSea kasi hindi pa naman sila nagbebenta ulit ng bago. So lowest is, ayan, yung price ng mga land. If meron kang land, lalabas dito na meron kang land. And then once makomplete mo, let's say 100 EP, kakalaro mo ng quest, may guaranteed kang total nitong limang ano na to, levels na to. So that's like 180. Pag chinek natin dito yung sa rules na yan, 180 yung total mo kung meron kang land. If may avatar ka, pwedeng 60 sand total mo, makukuha yung guaranteed. And NFT collector, 30 sand. So since meron akong Alpha Pass 1, I fall under this category, NFT. So makukuha ko tong 30 sand if makukomplete ko yung level 5. Okay? By obtaining 100 EP. So, meron akong 5 ngayon. 95 na lang. Makukuha ko na yung ito, 30 na sand. And yan, marirelease yan sa
katapusan ng season 3. Alright? So, yon ang how things work in the sandbox. Diba? Play to earn siya. Kung wala kang Alpha Pass or wala kang NFT, okay lang. Ang ma-earn mo is yung tickets. And pag marami kang tickets, as usual, dito, pag tinotal mo yan, makakakuha ka ng memorabilia, okay? Magagamit mo yan sa Season 4. And normally, ang Season 4, bawat season kasi ng sandbox, pinakamatagal na yung parang ang gap is 6 months. So, malaki na yung pinagbago niya eh. Noong Season 1, ang gap is like 4 months lang yata. Nag-Season 2 na. Tapos so, nag-Season 2, after mga ngayon, kasi ang Season 2, March natapos eh. April, May, June, July, August. So, 5 months lang, may Season 3 na. Okay? So, malamang nito by first quarter, Season 4 na. And if makomplete mo ngayon itong EP na 100, meron kang 500 tickets, you have a chance to earn Alpha Season 3 pass, and meron ka pang memorabilia. So, automatic yon. Pag nag-start yung Season 4, meron ka na dito ano, free tickets, kagaya nung nangyari sa akin, di ba? O, yan. And at the same time, may ma-earn ka pa na, may chance ka pa mag-earn ng Alpha Season Pass, na I mean, yung ano, Sand Rewards, di ba? So, magkano yon? And let's say, for example, may 500 ka, o yan, 27,000. Not bad, di ba? Lalaro ka lang sa free time mo. Hindi naman kasi kailangan magbabad ka dito eh. Ang magandang tip ko lang sa inyo is kung habulin nyo tong leaderboards, di ba? Bago nyo umpisahan yung quest, di ba? Dito. Tulad nito, wala akong idea. May mga nag-upload nito sa YouTube. Aralin nyo muna para mabilis yung matapos yung bawat quest. Yung parang mga ano ba, may kodigo ka. Yun yung iba ganun ginagawa eh, kaya mabilis nila natapos yung mga quest eh. So, ang bibilis ng times nila, di ba? Masecure mo lang siguro yung top 5,000, meron ka ng 60. Pero if I think better na mag-fall ka under dito, kasi tignan mo, 750 sand yan. Ang laking pera niyan if makuha mo yan. See? Diba? Yan ang maganda sa sandbox. So, let's see, ano pa ba hindi natin naka-cover dito? Ayun, KYC. Okay, sign up kayo sa baba, yung link doon. Tapos KYC nyo lang. And then, yun, start na tayo ng maglaro nito, play to earn. Siguro kung scholar ka, wala kang down ngayon ng prices ng Axie. Ito, magandang hassle to. Saglit lang naman ng mga ano quest. Magkodigo ka lang doon sa YouTube, kuha ka ng mga ano doon. Yung mga tips ko, paano nila nakukuha yung mga, kasi parang puzzle siya na nilalaro eh. Diba? Yung mga quest na yan. Para mabilis ka. And dito naman, parang ano lang naman yung basic yung controls dito. Pag nag-shift ka, tatakbo siya na mabilis. Yan siya. Kasi pag mabagal ka lang maglakad ng ganyan, wala. Abutin ka ng siyam-syam. Diba? Ganyan. Yan lang po ang ating review. Kung may nakalimutan ako, pwede kayo magtanong sa questions and comments sa baba. Alright? And then, let's start playing the sandbox. Okay? So guys, thanks for watching. See you on the next video. Bye now.